Ay. Check na ko ngayon sa pagisinan. I'm alone inside my room. Maraming naiisip ka pag mag-isa. Ganyan yata pag artist ka. But you know what? Maraming mga bagay na mga dumadating sa buhay ng tao talaga ako minsan. Minsan masaya. Minsan malungkot. Minsan isang surprise. Minsan ko minsan, akala mo hindi naman talaga pwede mangyari pero nangyayari. Maraming tao sa buhay natin na dumadating araw-araw. Minsan akala natin kaibigan. Minsan hindi natin gusto. Minsan man gustong gusto tayo pero hindi sila, hindi natin sila gusto. Minsan naman, gusto natin sila pero minsan hindi naman nila tayo gusto. Weird, no? Weird ng buhay. Pero sa pagiging weird nito, lalo siyang nagiging makulay. Feeling ko kailangan lang natin talagang matuto. Matuto sa katotohanan na may mga tao talagang dadaan lang sa buhay natin. May mga taong dadaan din naman at mamahalin tayo. At bibigyan tayo ng isang pakiramdam na maganda. May mga tao rin naman na mamahalin natin, tatanggapin natin. Pero sa huli, sasaktan lang din tayo. Ako sa dami kasi ng mga dumating na tao sa buhay ko. Mga taong minamahal ko bilang kaibigan ko na tinuturing ko na rin mga kapatid. Sa dami noon, hindi ko na alam kung minsan kung sino talaga ang totoo. Pero sa patuloy na pagdadasal ko at sa patuloy na paniniwala kong hindi ako masamang tao, nagmamahal at nagtitiwala lang ako sa isang kaibigan. May mga taong kaya ka pa rin lang saktan at magkunwaring kaibigan sila. Ang totoo, minsan akala mo okay ka na dahil may mga kaibigan ka namang tunay. Sa tagal ng pagsasama ninyo, may kaibigan ka na at masasabi mo talagang kaibigan mo sila. Pero awit ko ngayon, di ako masaya. Kasi may mga taong hindi ko maabot maisip na kaya nilang gawin yung mga bagay na nagawa nila. Kahit tinanggap, tinulungan, minahal at tinuring silang bilang para kapatid mo na. Masahol pa nga sa isang kapatid. Pero alam niyo, sa dami ng beses na nangyari sa akin yan, palagi natitiyak ko na may magandang rason kung bakit kailangan masaktan at kailangan mong makita kung ano ang totoo sa iyong kaibigan. Hindi pa rin ako magsasarado ng pintuan sa bagong pagkakaibigan ng dahil lamang sa isang tao o dalawa o tatlong tao na sinira at sumira sa kung anong tingin ko sa pagkakaibigan. Pero alam ko, may mga tao talagang mamahalin mo at sasaktan ka at kailangan mo rin silang iwanan. Kailangan mo silang makalimutan. Kasi alam ng Diyos na hindi mo sila kailangan. Maaaring tapos na yung mission mo sa kanila. Tapos na ang purpose mo to be with them.
At patuloy kong sasabihin sa sarili ko, na hindi ako masamang tao, na marunong akong magmahal ng kaibigan. At dahil doon, may darating at may mag-i-stay na tamang tao para sa akin. Sa lahat ng mga taong nasasaktan, masaktan lang kayo. Magalit lang kayo. Okay lang yan. Kasi madalas kaya pala tayo nasasaktan. Kaya pala tayo nagagalit. Dahil tayo nagmamahal. Ginamit ko yung quote na yun dun sa isang play ko na tatlo buo. And one of my favorite lines. Magmahal at patuloy na maniwalang mamahalin ka ng tunay na isang kaibigan. Kasi marunong kang magmahal. At kung kinakailangan mong iwanan, kalimutan, at isang tabi ang isang pagmamahalan o isang pagmamahal na meron ka sa iyong kaibigan, ayos lang yan. Because you deserve better. Huwag kang matakot na iwanan siya. Kasi hindi mo siya deserve. Kalimutan mo siya kasi lalo't kung sarili lang palaging naiisip niya. Hindi ka nag-iisa sa ganung pakiramdam. Marami tayo. But don't ever close your doors. Hanggang sa muli. Ito po si Mr. Chaps Manansala. Isang direktor, isang aktor, at producer ng mga stage play ng Hiraya Theater Production. Hanggang sa muli.